Tumitindi rin ang labanan ng dalawang magpinsang Marcos sa Ilocos. Litaw na ang bitak sa dati Solid North dahil sa labanan para sa pagkagobernador ng magpinsang sina Congresswoman Aimee Marcos at Governor Michael Marcos Quion. Hirit ni Aimee, hindi tumupad sa usapan ng kanyang pinsan na suportahan si Nationalista Party Presidential Bet Manny Villa. Nagkakabitak-bitak ang tinaguriang Solid North. Marcos versus Marcos kasi ang maglalaban-laban sa pagkagobernador ng Ilocos Norte. Ang magpinsang sina Governor Michael Marcos Quion laban kay dating Congresswoman Aimee Marcos. Ako na yata naunang magulat dahil... Last minute nagharap ng Certificate of Candidacy si Aimee. Higit na pakay nila ay tiyaking pasok sa Senado ang kapatid na si Bongbong. Hindi umano kasi tumupad sa usapan si Quion na dalhin ang kandidatura ni Senador Manuel Villar. Sa partido ni Villar tumatakbo si Bongbong. Napahiya yung Marcos family. Kinausap daw siya, ayaw naman niyang bawiin yung sinabi niya o palitan yung posisyon niya. So napilitan, lumaban si Aimee para may magdala ng grupo ng Villar dito sa Ilocos Norte at yung kandidasi ni Bongbong. May kasunduan at humarap pa si Gob doon sa Maynila kay Mrs. Villar para ipamala sa kanya na talagang mananatili siyang loyal kay Apo Villar. At pagkatapos noon, baliktad naman ang nangyari. Kaya nagulat kami. Nag-usap kami bilang pamilya. May palabra de honor naman, nangako naman kami sa Norte. Dahil nga dito sa pangyayari, biglang tumayo ako. At nagdesisyon ng pamilya noong November 30 na mag-governor ako. Itinanggi ni Quion ang mga paratang ng mga Marcos. Intriga lang umano ito. Pero hindi siya tumiwalag sa lakas kampi at ikinakampanya si Gilbert Chodoro. It's quite ungrateful of her to also be pursuing my position, considering that they were the ones who put me in here in the first place. And I have done nothing to break their faith and their faith and their belief in me. Inindoso din ng Liberal Party ang kandidatura ni Quion at binisita siya mismo ni na Senador Benigno Aquino at Manuel Rojas. Natawa nga ako but yun na nga, Quion is trying to impress upon them that he will also support them. Their cousin is now showing his true colors by entertaining two presidential candidates. Dalawa na yung na-entertain niya. Dahil siyempre kung lakas kampi ka, bakit mo tatanggapin yung Liberal Party? 17 mayors ang kakampi ni Quion kumpara sa 6 para kay Aimee. Maging ang mayor ng Sarat kung saan ipinanganak si dating Pangulong Marcos para din kay Quion. Pero ang mayor ng Paway kung saan naroon ang Malacañang of the North, kampi naman kay Aimee. Hindi malayong isipin na ang anak ng nagpatalsik kay Marcos ang maaari pang makinabang sa pagkakahati-hati ng Solid North. Sa nakita namin na nangyari na hidwaan nila, pabor sa kampo ng nina Senator Noynoy at saka Senator Mar kasi walang mamayorya na lalamang ng malaki. Ang mga taga Ilocos Norte ang lugi sa hidwaan. Nalilito sila dahil tila hindi nila kapakanan kundi interes ng mga politiko ang nananaig.